Katutubo po ang tao dito, 90%. Ah, oh, atras kami. Salamat ha. Ay pinapasok na namin ang property na sakop ng mga Katutubo na kung tawagin ay ancestral domain. Dito lamang po yan sa Santa Cruz, Sitio Siapo, Santa Cruz Occidental Mindoro, Binagturilan, part ng Binagturilan. Housing, ganda, same color. Concrete hanggang bubong, tapos yero. Iba sa pagdilaw. Cross air. Ito pala yung Barrio Siapo. Same color. Ayan, yung labas na yun, pinatubo, baklaran. Ito naman, ginawa lang Siapo, para hindi maging Siapo. Okay. Doon. Eh, kasi may baklaran ni Kiyapo. Same. Ayan. So itong Siapo po pala ay dapat Kiyapo. Para wag lang mapareho sa Kiyapo. Puro Katutubo po ang tao dito, 90%. Opo. Paglikha ng desisyon. Ang paglikha ng desisyon, hindi lang kami. Opo. Kailangan mga tao para formal na walang problema. Kaya nga sabi ko nga po, nung binigay sa akin yung utos na mag-research ako, magsaliksik ako tungkol dito sa 98,000 hectare. Ayoko po. Sabi ko, suntok sa buwan. Pero katagalan po, ang dami nang ulit. May galing sa kabila. May galing sa kapwa agent ko lang din. May galing na order mismo galing sa taas sa akin. At ang hindi ko po natanggap doon, taga rito ako, bakit hindi ko alam yung 98, history ng 98 hectare? Parang sampal po sa pagkatao ko yon. Ngayon, ako po, hindi ako basta-basta kumakagat doon sa mga taong lumalapit sa akin na basta na lang ganun. Sabi ko, hindi biro yan. Hindi biro yung pakikipag-usap. Kasi mas mahirap kausap yung mga kalahi natin na Katutubo kaysa sa mga Tagalog. Kasi mga Tagalog, pera-pera, walang kwenta. Pera-pera. Ay ito, nakasalalay dito yung kanilang... Ito sa amin naman. Hindi, sir, sabi ko nga sa inyo, alam ko po, matagal ko na itong sityo siya po. Matagal lang marami nag-aya sa akin dito. Kaya lang, ayaw ko yung sasama lang ako dahil may isang taong nag-encourage sa iyo na mayroon silang ganun, mayroon silang ganun. Ayaw ko, gusto ko rekta ako. Yung talaga may authority ako para bumaba, para kausapin kayo, hindi yung nagyayabang lang ako sa harap ninyo. Kaya hindi po ako basta-basta tumatanggap ng ano. Kaya, ang una pong target ko dito is makausap kayo, paliwanag ako ng konti sa inyo, tapos mahingi ko yung punto de vista nyo, yung inyong saloobin. At least ngayon po, masaya naman ako at ikinararangal ko na narinig ko yung inyong saloobin. At ako po ay talagang humahanga po sa ganda ng inyong deliberasyon.